ninyo sa magkakampyo sa Liga ng Basketball sa inyo? 25,000? 50,000? 100,000? Sa paligang ito sa Rizal Occidental Mindoro. Ang naghihintay sa mananalong koponan, tumataginting na 1 million pesos! Wow! Hindi ko ma-explain kasi ang laking pera. Nakakaloka. Ang paligang ito, highlight ng 55th founding anniversary ng Bayan ng Rizal. Para makakuha po kami ng mga future athletes na pwedeng i-represent yung aming bayan. 11 koponan mula sa 11 barangays ng Rizal ang kumasa sa hamon. Pero sa huli, 2 ang magbabardagulan sa finals. Ang barangay Malawaan. Malaking bagay po yung premier dahil mahirap lang po ang buwan. At ang defending champion, ang barangay Adela. Pinaganda namin ng gusto ang liga na ito para masungkit ang halagang 1 milyon. Matapos manalo ng Barangay Malawaan sa Game 1 at ng Barangay Adela sa Game 2, gabi nitong April 2, do or die game na. Ito na po ang huling gabi ng ating pagtutunggali between Barangay Adela and Barangay Malawaan. Let the game begin. Ako na Barangay Adela. Variantes na, umikot pa na bola. Simula pa lang ng laro, umarangkada na ang defending champion. Silala, Magbanwa, Vega, for the boys. Biling namin, kaya namin mga kalabo namin. Ang kanila kasing captain ball na si Christian, sharpshooter. Ang Barangay Adela, beast mode. Lalo't kung sakali, malaking tulong daw ang maiuuwi nilang premyo para magkaroon ng maayos na patubig sa kanilang barangay. Dito lang po kami kumukuha ng tubig sa puso. Kaso pag taga raw, inaabot na ng alat, hirap kami sa tubig. Palit lang po ang pondo namin. Kaya yung aming tubig talaga ay tubig alat na ang binubuga ng mga puso dito. Sa pagtatapos ng first quarter, lamang ang Barangay Adela. Pero ang Barangay Malawaan, hindi pinanghihinaan ang loob kahit pakaramihan ng kanilang players baguhan. Bali may 1 month po kaming preparation. After po ng 1 week drills, nag-start na po kami ng mga shooting, passing, mga dribbling. At nagliwanag daw ang kanilang mga mata nung nalamang 1 million pesos ang pinaglalabanan. Hiling kasi nilang mapailawa ng kalsada sa kanilang barangay. Pangalawa kami sa pinakamalaking area dito sa bayan ng Rizal. Maliit lang po ang pondo na aming barangay. Ito po yung madilim na kalsada. Marami pong dumadaan dito. Kadalasan po kasi dito ang ng aksidente. Ito raw ang naging motivation ng star player ng Barangay Malawaan na si Alvin. Bata pa lang, hilig na raw ni Alvin na mag-basketball. Nag-NBA pa rin po ng tatay ko. Siya po nang tuturo sa amin nung lumaro ng basketball. Elementary lang ang kanyang natapos para kumita. Madalas siyang sumasali sa mga paliga. Sa paglalaro, ibabayaran po ako ng per game 500 kung wala. 200 lang po. Sa isang buwan ay 15 days lang ako nag-alaro. Kami lang mga bigas, ulam. Sa huling quarter, mas uminit pa ang laro nang ang Barangay Malawaan tuluyan ang naungusan ang defending champion. Kinabahan ko. Nakalamang na po sila sa akin. Pero never say die pa rin ang grupo ni Christian. Middle pass kay Parietos. Ngunit sa mga huling minuto, sunod-sunod na ang mga puntos ng kanilang kalaban. Habol pa kaya ang Team Adela? Huwag magpakampante dahil bilog ang bola. Ang
resulta ng makapigil hiningang laban para sa pinag-aagawang 1 million pesos. Ang dalawang kuponan, susunod na! Liga sa Rizal Occidental Mindoro, talagang pangmalakasan. Ang premyo kasi sa magkakampyon, 1 million pesos. Inaumatuloy na 1 million. Pero ang organizers may nilinaw. Gusto lang po namin i-clarify na yung 1 million po is 1 million worth ng project para po sa mananalong barangay. Ang premyo po ay galing sa LGU Fund. Sila po mag-identify ng project na gusto nilang gawin sa kanilang barangay. Matutuloy kaya ang mga patubig sa Barangay Adela? O mauuna ang mga iskinita ng Barangay Balawaan? Sa last quarter. Sa huli, ang nagwagi. Congratulations! Barangay Balawan! Sila ang mag-uwi ng 1 million! Sobrang saya po kasi nakuha namin yung 1 million para sa aming barangay para matupad naman po yung project ng SKA namin. Maliban sa 1 million pesos para sa proyekto ng barangay, makatatanggap din ang kuponan ng 30,000 pesos na cash prize. Si Alvin din ang itinanghal na MVP o Most Valuable Player. Proud po sa aking pamilya na lagi sa suporta sa aming paglalaro. Proud talaga sa mga anak ko dahil magaling sila maglaro at saka nagkapag-win sila ng 1 million. Proud po ako sa anak ko. Ang Barangay Adela, biguman na depensahan ang kanilang titulo, mag-uuwi pa rin naman daw ng kalahating milyong pisong pondo para sa mga proyekto ng kanilang barangay. Hindi po sa lahat ng laro, lagi tayong panalo. Kailangan rin nating tumanggap ng pagkatalo. Bawi na lang po ulit sa La Liga. Kami po'y lubos nagpapasalamat sa kanila. Binigyan nila ang dabis nila. 2 years ago po, nag-start na rin po kami ng aksyon ng tong water system no, ng Barangay Adela. Sa ngayon po ay pinapag-aralan namin kung ano ba ang pwedeng maging solusyon pa no, para matulungan palalo at matapos na yung problema sa water system dito sa Barangay Adela. Hindi naman masama ang pag-conduct ng mga palaro ng basketball. Pero then again, merong misplaced priority na nangyayari. Maari itong maging source ng pag-aaway-away later on. Iisipin ng ibang barangay na dahil lamang meron silang mas malakas na kuponan, ay silang nakakuha ng mga ayuda ng gobyerno na dapat sana ay pangkalahatan. Isa po sa mga dahilan kaya po natin ginawa itong basketball league na ito, hindi po para paglabanan pa nila yung project. Para ma-hype lang yung bawat barangay na sumali, top priority po ng leaders namin ang maibigay ang pangangailangan ng mga barangay. Kapuri-puri rin naman na ang mga basketball player, ibinibigay ang lahat para manalo at magwagi pati ang kanilang barangay. Maipagagawa ang mga kailangan nilang proyekto. Pero sana ang mga pangunahing pangangailangan ng mga taga-barangay katulad ng malinis at ligtas na tubig na maiinom at ilaw sa mga kalsada, mas bigyang prioridad ng mga namumuno para hindi na ito kailangan pang paglabanan.